Yon, good day mga bossing. Kamusta kayo diyan? Yeah, mag-vlog na ulit tayo ngayon. Grabe, ilang araw din yata na hindi ako nakapag-vlog, kaya parang kulang talaga eh, parang may kulang eh. Yun lang. Gusto ko lang mag-share dito na po siya talaga, naiinis talaga ako sa sarili ko ngayon kasi ewan ko ba kung bakit ganoon eh. Gawa nga lang, 'di ba? Na-share ko nga dito sa channel natin na nag-register nga ako dito sa darating na ano, EPS topic exam. So for evaluation pa rin hanggang ngayon yung ano ko, yung application ko doon. Kaso naman, yun nga, sumasabay naman to na parang tinatambad ako talaga ngayon. Yan, grabe. Ibis na sana nakakabanat ako ng mga vocabs, diba? Nagdadagdag ako ng mga vocabs para marami akong bala pagdating doon sa araw ng exam. Eh, kaso, yun, parang naglalaylo ako yung sarili ko. Parang, ano siya, parang kasi nag-e-enjoy pa ako ngayon eh. Sa totoo lang, yung ano natin, yung sitwasyon ko ngayon, parang nag-enjoy ako. Pero mo yun, wala kang trabaho, pero parang masaya ka. Parang gano'n, ang hirap i-explain. Kaya sabi ko, ayun. Basta, ang hirap sabihin kasi, ang hirap sabihin na sitwasyon na, kumbaga, wala nga akong trabaho, pero nag-enjoy ako kasi, kahit pa paano kasi may pumapasok na pera sa atin eh. Nakikita ko na mayroong pumapasok, ganyan. Kahit na hindi pa tayo sumasahod talaga dito sa KYT, hindi pa tayo kumukuha na revenue. Hindi yun yung iniisip ko, yung revenue dito. Kaya yung nagsusurvive sa akin, yung mga ginagawa ko sa hustle ko. So, yan. Kasi may mga araw kasi na ganyan talaga yung gusto kong gawin eh. Yung wala akong trabaho talaga na 9 to 5. Pero sa kabilang side, meron akong mga tinatrabaho na ano, na nagbibigay ng income sa akin. Yan. Tulad ngayon, di ba? Pagpasok ng ano, siguro pagpasok ng March, yan, mag-open na yung shop ni Utol dito sa may Makabebe nga. Ano kasi yun eh. Tawag dito, parang babe shop. So mag-open na yun, tapos ako yung magbabantay doon. Hindi, sasahuran niya ako doon na 400 a day. O 400 kada, yung 400 yung 8 hours, ganyan. Di ba? Parang yun yung minimum ko. Para sa akin, okay na yun kasi malapit lang. Tapos, ang boss ko, si Utol, hindi naman niya ako pagbabawala mag-cellphone. Di ba alam mo yun? Yung, kasi para sa akin, pag may hawak ka na cellphone, pwede kang gumawa ng manager eh, di ba? Pwede kang gumawa ng something na pwede mong pagkakitaan pag hawak mo yung cellphone mo. So, yun yung pinaka, para sa akin, malaking bagay na, ano, advantage ko kahit na nagbabantay ako ng shop. Kahit na sabihin natin, nagtatrabaho ako sa iba, pero meron pa rin ako parang free time, di ba? Mahawak na cellphone, di ba? Makahawak ako ng cellphone ko, makasagot ako sa mga inquire dito sa mga sapatos natin, tapos makapagpatay ako ng ending, di ba? So, yun, napakarami ko pwedeng gawin. Kaya parang, ano nga eh, yung pag-ano ko ng Korea, yung pag-exam ko, parang kinakatamaran ko siya kasi gawa ng yung ano sa atin ngayon, parang nag-e-enjoy nga tayo. So, ito kasi parang sa ano, di ba, sa coin, parang magkabilang side, alang yan lang yung magiging, yan lang yung gusto ko eh, yung kabilang parte, ano siya, kabilang parte, tambay ka na meron kang konting puhunan. Yung kabila naman, magtatrabaho ka sa ano, magkakapagtrabaho ka sa Korea. So, pag tinos mo yung coin, di ba, parang ganun na lang yung sitwasyon ko yun eh. Pag tinos ko yung coin, kung ano yung lumabas, yun na lang ako, di ba? Iaas ako na lang sa magiging sitwasyon. Pero, di nga, sabi ko nga, mag-exam pa rin naman ako, tapos tutuloy pa rin ako sa mga ginagawa natin. Diba? Tapos siya kasi, dagdag pa yung na ano pa tayo, na tal dito. Dagdag pa yung na monetize pa tayo dito sa YouTube. So, lalo talaga ako tinaman mag-aaral kasi iniisip ko, putya, kung na-monetize tayo, di ba? Pwede tayong kumurot-kurot na revenue. So, kahit pa paano, kahit pagawa-gawa lang tayo ng video na ganito, di ba? Dumadagdag. Pag naipon niya kasi per month, pag naipon niya, pwede natin makuha yan eh. As sweldo, di ba? So, kahit sabihin mo, makuha lang natin $100 na ano? $100 na revenue per month. Kasi pag $100 na threshold, pwede ka na makapag-withdraw nga, di ba? So, kung makukuha natin yung per month, di magkano rin yun? 5-6 ng 5-6. Diba? Iniisip ko yun. Pagkagawa ka lang ng video na ganyan, diba? Tapos, pwede ka kumurot-kurot na revenue. Tapos, makapag-promote ka pa ng mga paninda mo. So, yun yung ano ko ngayon. Ano ko kasi, sa totoo lang, medyo ano ko eh, tawag dito. Medyo, pag may
medyo paiba iba kasi ako eh. Hindi ako consistent talaga sa decision ko eh. Pag sinabi mo kukuya, kukuya, ganun. Parang pa lalay-lulay, pa iba iba ako eh. kaya magulo rin yung buhay ko. Pero isa lang ang ano niyan, isa lang ang gusto ko talaga mangyari, yung maging successful yon. Yan yun talaga yung alam ko sa sarili ko na pupuntahan ko. So, yun nga, di ba? Na parang pinag-aaralan ko kasi, ganito kasi yan eh, pinag-aaralan ko lang ko yung mga buhay ng mga negosyante na naging successful, tapos tinitignan ko rin yung mga buhay doon sa Korea. parang kaya nangyari sa akin. Siyempre ako, inisip ko paano pag hindi ako swertihin doon, di ba? Alam mo, baka magpa-release lang ako na magpa-release. Kasi meron kasi mga ibang kumpanya na, di ba, alam naman natin yan eh, na yung mga boss nila eh, hindi maganda makitungo, tapos meron naman mga trabaho na sobrang delikado, yung para magiging kapalit yung buhay mo, yung isang pagkakamali mo lang, ganun, yung mga trabaho kasing ganun. So, kaya ano, ano ba yung pinagkwento ko? Wala lang, gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. Tapos yun nga pala, yung ginawa ko pala na video na ano, na tawag dito, kung paano mag-register sa EPS Topic Online, yan. Na-delete nga pala yon kasi meron doon kasi pinakita ko yung ano eh, passport. So kasama pala sa community and guideline ni Lolo YT itong ganon. Bawal nga eh, medyo matagal ko kasi dinisplay yun, yun yung pagka-explain kasi sa akin eh. Tapos yun nga, na-delete na nga yung video natin. Ang bilis pa naman ang views natin doon, kumuha pa naman ng nasa 4.5k views na yon bago ma-delete. So ewan ko lang kung yung mga revenue na pumasok dito sa channel natin, doon sa video na yon eh, tinanggal na o ano, hindi ko alam. Basta meron pa tayo ngayon, meron tayo 490 na, ano, eh, na revenue. So, yan, ilang araw pa lang naman tayo na bumonetize, kaya nakaka-enjoy din, di ba? Kasi, bro, yun mo yun. Yung parang may tindahan, di ba? Na hindi mo na kailangan magbenta, pero may pumapasok na pera. Di ba? Ganyan kasi mga gusto ko eh, bilang hustler. Hindi pa naman talaga totally as bagay. Pwede na natin tawagin sa sarili natin na hustler na tamad eh, di ba? Yun, kasi bilang hustler, di ba? Pwede mo yun, nagawa ka na gawa ng mga ano mo, di ba? Mga produkto mo. Tapos hindi ka na kailangan magbenta. Yung pag may nag-consume, may papasok na barya, di ba? Alam mo yon yung ibig sabihin. Pag may nag-consume, may papasok na barya. Tapos, tuloy-tuloy lang hanggang may manood na may manood. Pasok na pasok yung revenue, di ba? Kaya pala yung mga vlogger na iba na nagpo-full time talaga sa pagbablog, di ba? Yung may mga malalaking community na talagang ito talaga yung tinatrabaho nila, di ba? So, meron pala talaga. Meron siya talagang, ano, alam mo yun, yung sa meron talagang pera dito. Yun yung gusto ko sabihin. Kaya yung iba talaga tinutuloy-tuloy nila. Eh, tayo naman kasi bago lang tayo sa paggawa ng video, gawa ng kaya nga ako nandito ngayon kasi nag-business nga ako ng sapatos, tapos gusto ko siyang i-promote dito, gusto ko siyang i-document yung mga nangyari sa kanya. Hanggang sa naisipan ko, i-document ko lang din yung buhay ko. Ganun. Para pagdating ng araw, di ba, yung mga mapapanood ako. Hanggang sa nag-share na lang din ako ng mga ideas, mag-share na lang din ako ng mga kunting nalalaman ko sa business natin na top grade na sapatos. Tapos nag-share na lang din ako ng mga ano sa pag-apply ng Korea, yung kung ano-ano na lang pinagagagawa ko. Kaya natatawa na lang din ako eh. Kasi wala lang, bara-bara lang, di ba? Bara-bara lang, pero kahit ganun, kahit papano, napamonetize pa rin natin. Kasi biruin mo naman, ikaw ba? Excuse me. Kasi biruin mo ah, 300 plus na video ang ginawa ko na wala nanonood to. Oh. Ikaw ba, bilang nag-upisa na YouTuber, kaya mo ba yun? Di ba? para ka nalang baliw, no? Kasi, putya, bro, mo, nasa 300 plus na yung nagagawa ko. Sabi ko, putya na, wala naman nanonood eh, di ba? Pa 20-20, 50, misa, liligaw, 200, ganyan. Kaya, meron mga pagkakataon na sabi ko, mag-share ako ng mga informative na video para kahit pa paano may pumasok na watch hour o watch time. Ganyan. Kaya para kahit pa paano may pumasok na views. Yan. Kaya yun yung pinagagawa ko. Nag-share ako ng mga ano, mga informative na video. Ewan ko kung ano magiging title ng video na to. Siguro magiging title ng video ko. Tinatamad na ako ngayon.
About sa tinatama, yan, tinatamad na ako mag-aaral, yan, tinatamad ako. Yun, hindi ko alam, basta, yun nga, yung isang araw ko, hindi ako nag-vlog. Pinag-aralan ko lang yung community guideline ni YouTube. Pinag-aralan ko lang, nag-research lang ako ng konti kung ano yung mga pwede ko pang, ano, di ba? Pwede mangyari sa channel pagka nakakuha ka nga ng strike, nakakuha ka ng warning. So, yun naman yung nangyari sa akin do, wala naman naging warning. Wala naman siya naging warning. Ang sabi lang naman ni YouTube, sa palagay nila, hindi ko alam yung ginawa ko, kaya yun, pinagbigyan nila ako. So, yun, nag-email sila sa akin nung nakarang araw. Hindi ko lang na-share dito, ngayon pa lang. Kasi, ewan ko ba, hindi naman sa nalungkot tayo, pero siyempre, kahit pa paano, pinaghirapan pa rin natin yung video natin, di ba? Nag-effort pa rin tayo ng ilang minuto doon. Tapos, yun, bigla lang nawala. Kasi first time lang nga din minangyari sa atin noon na nag-upload tayo dito sa YouTube na nakapag-ano tayo ng community and guideline nila. So, yun lang. Ano po ba gusto kong i-share? Ayan nga, gulo nga lang ako ngayon, yung kwarto ko. Ang gulo nga, oh. Yan, puro dyan, may basura doon. Niipon ko lang yung basura ko para pagka naipon na, bababa ko na lang. Isang babaan na lang. Yan. Nag-ano rin ako kanina, kahit pa paano. Yan, nag-aral din ako ng konti. Konti-konti lang. hindi na yung katulad talaga na gigil ka na makapunta talaga ng Korea na talagang kada, ano mo, yung na lang iniisip mo yung pag-Korea. Ako naman kasi, ito nga, kasi trabaho na rin para sa akin, trabaho na rin to eh, di ba? Kahit sino naman eh. Trabaho na rin to yung ginagawa natin. Nag-upload tayo na nag-upload ng video dito. Di ba? kahit na maliit pa lang yung community natin, at least, kahit pa paano, nasimulan ko na, di ba, humakbang ako kung ano yung pwedeng magpabago ng ruleta ng buhay natin, hinakbangan ko siya, di ba? Hindi na ako takot tumarap sa camera ngayon kasi ako mag-isa dito, di ba? Hindi na ako takot tumarap sa camera, pero pag maraming tao, minsan nakakahiya pa rin, siyempre. Pero pag ako lang naman mag-isa, okay lang yan. Ako lang naman mag-isa eh. Yun. Diba? Para kasi sa akin na talunan ko yung ano ko eh. Takot ko sa pagharap sa harapan ng camera. So, yan. Isa na rin yan sa gusto ko i-share. Ano pa ba? Yun lang siguro. Siguro mamaya-maya baka magtingin ulit ako ng mga stock. Mag-promote ulit ako ng mga stock natin. Yan. Pero sana kahit pa paano pa rin. Siyempre gusto ko pa rin makapunta ng Korea para mabilis ako makaipon na pangpuhunan ko. Diba? Kung ano pa yung papasukin ko na negosyo pagdating ng araw. So, gusto ko rin makapag-Korea kasi meron pa nga rin content doon. Ay, excuse me. Diba? Meron pa nga rin content sa pag-Korea. Share natin yung mga nangyari sa atin doon. Tapos yun lang. Kung ano-ano. Basta itong channel ko, mga boss. Diba? Wala pa itong channel to. Ha? Kumbaga, yun nga lang, more on documentation lang to na mga pinagagagawa ko sa buhay. Kung paano ko mararating yung success na hinahanap ko. Basta yun lang, sinashare ko lang dito. Kung ano lang yung pinagagagawa ko lang talaga. Minsan mag-share din tayo ng mga konting kwentuhan dyan, kagaya ngayon. Yan. Tapos, yun, basta magtutuloy-tuloy lang ako din ako dito. Wala rin naman makawala sa akin, di ba? Ano naman ako eh. Kumbaga, wala naman akong pinapangalagaan na reputasyon. So, ito na lang. Gawa-gawa na lang tayo ng mga video dito. Kasi hindi naman tayo, ano eh. Hindi naman tayo somebody. So, kahit na walang nanonood, basta tuloy-tuloy lang tayo. Darating araw, may matatapik din tayo dyan para kumilos, di ba? Gumalaw. Mayroon nga ako napapansin na iba, mga tropa, nagbablog na rin. Kasi, di ba? Ako, tingnan mo. Kahit pa paano, kahit mahihain tayo, yun. Hinahakbangan pa rin natin to. So yung iba na ano rin na gumalaw din, di ba? Gumawa rin ng sarili nilang channel, mag-share din kung ano yung ginagawa nila ngayon, di ba? Yun na kasi ngayon, parang ito na yung bagong television ngayon, yung ano eh, di ba? Yung social media. So marami nang gumagawa ng pangalan nila dahil sa social media. Alam naman natin lahat 'yan eh. Alam naman natin lahat. So kung hustler ka, di ba? Negosyante ka. Yan, kailangan talaga meron kang channel din. Kasi libreng promotion nga yan talaga. Libreng promotion. May promote mo yung paninda mo, yung ginagawa mo sa simpleng paraan, di ba? Dali lang, gawa ka na ng video, record mo lang. Lahat naman tayo may cellphone eh. Lahat naman tayo may cellphone. Kaya,
Dahil lang mag-umpisa ng channel lang, mahirap lang kung kaya mo ba maging consistent talaga. So ako naman, naranasan ko naman na, nag-isang taon na ako dito sa YouTube, kahit na walang nanonood, di ba? Kahit na walang kwenta yung mga nilalapag ko dito, o ano lang, tuloy-tuloy pa rin ako hanggang sa na-monetize na nga. Yun, hanggang sa na-monetize na nga tayo. So, di ba, nung noon, nung nakaraan, gawa ko ng gawa ng video kahit na hindi ko naman na-expect na ma-monetize tayo, lalo na... Lalo pa na kaya ngayon na na-monetize tayo, eh di dapat mas lalo ko pa si Paga, di ba? Dapat mas lalo pa ako magtuloy-tuloy. So, yun. Hello mga bossing. Nag-send lang ako ng ano, konting update sa buhay natin ngayon. Kaya na medyo tinatamad nga ako mag-aaral. So, hindi ko nilalam kung papasa ako. Hindi naman ako talaga na 100% na satisfied na makakapasa ako. O ang tawag ba doon? Hindi ako, para sa akin, hindi ako prepared na ano, 100% talaga. Basta ako naman, try lang kasi yun na, nakapag-register tayo, diba? Subok lang din, meron naman tayong mga konting vocabs na alam na eh. Malam mo, diba, makalasot tayo. So, sa akin naman, kung ano lang, ito na, para sa akin, kung ano yung i-exam ko ngayon, kung ano yung mangyari sa exam, yun yung pinaka-stack knowledge ko pa sa ngayon. So, kasi nga, hindi pa nga tayo nagdadagdag ng mga nalalaman natin eh, mga vocabs na... Ano dyan. So yun lang mga bossing. Sana bahala na kung ano yung magiging resulta ng ano natin, di ba? Sa ako, magtutuloy-tuloy lang ako gagawa ng vlog dito. Tuloy ko yung hassle ko. Pagpapatay ng ending. Pagtitinda ng sapatos. Saka magbabantay na ang shop ni Uto. Yun. Tuloy-tuloy ko na muna yun. Habang abang pinipitik-pitik natin itong ano, di ba? Pinipitik-pitik natin ito pag-apply natin sa papuntang Korea ka. So yun lang. Kung ano na yung pinagkikwento ko dito, wala kasi akong magawa ngayon. Sabi ko naman nga sa inyo, pag hindi ako nakapag-video, para hindi kompleto yung routine natin. Diba? Bilang mga bossing, salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw, nakipagkwentuhan kayo. Kaya kung hanggang ngayon, nandito ko pa sa mga oras na ito, nandito ko pa sa video natin, diba? Diba? Maraming salamat, sinamahan mo ako ngayong araw. So yun lang, maraming salamat ulit, hanggang dito na itong video natin. Bye-bye!